Dennis, kamusta na ang lagay ng panahon dyan? Sa ngayon, Henry, patuloy ang pagbayo ng malakas na hangin na dala nitong si Bagyong Betty. Pero sa monitoring ng mga otoridad, wala pa namang natatarang malaking pinsala na iniiwan itong si Bagyong Betty. At patuloy na naka-alerto ang mga otoridad, handang responde kung kinakailangan. Malakas na hangin ang bumayo simula kaninang tanghali sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan, hudyat na unti-unti nang humahagupit si Bagyong Betty. Kita ang paggalaw ng mga sanga ng punong kahoy habang hinahampas ng malakas na hangin. Bumuhos na rin ang ulan. Sa pool naman sa video, ang pagguho ng lumang warehouse sa loob ng Port Irene sa bayan ng Santa Ana. Mag-aalas dos ng hapon nang gumuho ang warehouse dahil sa lakas ng hangin dulot ng Bagyong Betty. Walang nasaktan sa pangyayari. Dahil po sa kalumaan niya, lalong-lalo na po ito ay gawa po sa bakal. Tapos ito ay nasa port po, siyempre maalat po yung hangin doon. Kaya po kinalawang, tapos sinabayan po itong Bagyong Betty. Nandito po ang grupo ng MDR-RMC upang magpaalala na ang bayan po ng Santa Ana ay nasa signal number 2 na po. Umikot muli ang mga otoridad para ipaalala sa mga residente na maghanda sa bagyo at lumikas na kung kinakailangan. Pero dalawang pamilya lamang sa Barangay Kasagan ang lumikas. Natakot si Nanay Cecilia na matrap muli sa kanilang lugar, kaya nagpasya na silang pumunta sa evacuation center. Nung bagyong nakaraan eh, labas na isang katao. Uh-huh. Hindi kami nakaabot dito sa kuan, evacuation dun sa kapitbahay namin kuan, tumira. Marami sa mga nakatira malapit sa tabing dagat ay nagmadaling itali ang kanilang mga bahay sa puno bago lumikas. Noon po nalipad, kaya ngayon natakot na kami. Kaya pagkabagyo, nagtatali na. Hindi kayo nililaalin. Baka mamaya, oh, sir. Nawawa yung bata. May mga ayaw pang lumikas kahit malalaki na ang alon sa dagat malapit sa kanilang bahay. Nakikiramdam pa sila sa iba nilang kabarangay. Sabi ni Mayor Nelson Rubinon, kahit sanay na sila sa mga bagyo, ay pinaghandaan pa rin nila ang Bagyong Betty. Sana wala nga mangyaring masama. Wala pa nga ganong apekto yung kalamidad sa amin. Pero there are peoples na talagang kailangan evacuate natin kasi very poor yung tinitirahan nila. Sa tala ng Cagayan PDRRMO, umabot na sa 140 pamilya o halos 500 individual ang nailikas mula sa tatlong bayan. Sa bayan ng Gonzaga, inilikas ang nasa 104 na pamilya mula sa 4 na barangay. Karamihan sa kanila ay mga katutubong agta na delikado sa pagguho ng lupa ang tinitirhang lugar. 34 na pamilya rin o higit 100 individual ang inilikas mula sa mga barangay sa Isla ng Kalayan. Malalaki na rin ang humahampas na alon sa Babuyan Claro. Bawal nang pumalaot at dinala na ng mga mangisda sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Maaliwalas pa naman ang panahon sa dinapigi Isabela, pero ramdam na ang pagbayo ng hangin at malalaki na rin ang alon. Ganito rin ang sitwasyon sa Batanes. Wala pang ulan pero ramdam na ang hangin na dala ng Bagyong Betty. Humahampas na rin ang malalaking alon. Umiiral na ang likurban sa Ivana at Uyugan. Simula pa kaninang umaga ay tuloy-tuloy na ang malakas na hangin at sumasabay pa paminsan-minsan ang malakas na ulan dito sa Cagayan, particular dito sa bayan ng Santa Ana. At ayon sa mga otoridad ay posibleng ito'y magtuloy-tuloy pa hanggang sa susunod na mga araw. Kanina ay nagkaroon ng patay-sinding supply ng kuryente, pero ngayon ay normal na muli ang supply ng kuryente at maayos pa naman ang mga kalsada dito na dadaanan pa at maayos pa rin ang linya ng komunikasyon. Henry. Dennis, maraming ayaw pang lumikas sa mga sandaling ito, no? Pero hindi raw ba magkakaroon ng forced evacuation?
Sa ngayon, ang pinatutupad ay preemptive evacuation pa. Patuloy na hinihikayat yung mga residente nakatira sa mga low-lying areas, mga nasa danger zone na lumikas. Pero sabi nga ng mga taga rito ay sanay sila sa ganitong panahon. Hindi pa daw ito yung talagang malakas na hangin at ulan na magpapalikas sa kanila. Kasi bagamat lumalaki yung alon sa dagat, ay malayo pa ito doon sa kanilang kabahayan. Henry. Maraming salamat, Dennis Datu.